Pati ang bahay ng Diyos, hindi na rin sinasanto ng mga kawatan. Sa Holy Family Parish sa Quezon City, apat na first-class relics na bahagi ng katawan ng mga santo, ninakaw. My report, si Tina Panganiban Perez. Ang mga relic na tulad nito, pinahahalagahan ng mga Katoliko. Ang relic na ito, bahagi ng krus kung saan ipinako si Jesucristo na may bahid pa ng kanyang dugo. First-class relic ito. First class ang relic pag may bahagi ng katawan ni Jesus o ng santo. Ito naman bahagi ng damit ng tatlong santo. Second class relic naman ang tawag dito. Pinakaiingat-ingatan ang mga ito ng Holy Family Parish sa Quezon City matapos ang sunod-sunod na nakawan sa simbahan. Nitong November 6 lang, apat na first class relics na mga bahagi ng mga katawan ni na St. Albert the Great, St. Gertrude, St. Martin de Porres at St. Charles Borromeo ang ninakaw mula sa simbahan. Kung hindi man sila nagka-interes sa relikya, nagka-interes sila sa reliquary, sa lalagyan. Dahil depende kung gaano ka-intricate o gaano ka-detalyado ang design mo, doon natin malalaman ang presyo. Ang reliquary tulad ng mga ito, binibenta raw sa black market. Kadalasan kapag may misa, nakalagay ang mga relic at reliquary sa altar, sa main altar man o sa mas maliit na altar na ginagamit sa pang-araw-araw na misa. Pagkatapos ng misa, kinakandado ang mga ito sa isang kwarto. Nakalagay ang mga relic at reliquary sa isang mesa. Imposible raw na madukot ang mga ito sa pamamagitan ng katabing bintana dahil nasa second floor ang kwarto. May mesa rin sa likuran ng kwarto, malapit sa altar, na pinaglalagyan ng mga relic at reliquary. Pero ang gate malapit dito, nakakandado. Malamang yung mga nananakaw eh, marunong din kumilatis. Bago ang nakawan nitong November 6, nanakawan na rin ng tatlong ulo ng santo na gawa sa ivory ang simbahan. Sa hiwalay na insidente, pati mga abuloy sa patay na nakakandado, di pinalampas na magnanakaw. Hindi na nabawi ang mga ninakaw sa Holy Family Parish, kaya naman nababahala na ang mga estudyante, guro at magulang sa katabing Holy Family Parochial School. Dahil sa mga insidenteng ito, nag-iingat na ang simbahan. Dati bukas itong simbahan tuwing office hours. Bukas sa sino mang gustong pumunta rito at magdasal. Pero dahil sa sunod-sunod na insidente ng nakawan, kinakandado na ito ngayon. Pinag-iisipan na rin ang simbahan maglagay ng CCTV cameras. You think that the last place na pwedeng pagnakawan ay ang simbahan. Dahil ang simbahan ang bahay ng Panginoon. Pero iba na talaga ngayon, siguro dahil sa matinding pangangailangan. May mensahe naman ng simbahan sa mga masasamang loob. Tandaan natin na hindi man tayo mahuli dito sa mundong ito, meron pa rin. Sa kabilang buhay, sa paghuhukom, makikita pa rin. At may CCTV sa langit. Oo, 24/7. Tina Panganiban Perez, GMA News.